Hello! Hello! Good morning, mga amigo, mga amiga. Ako nga po pala si Maita Quijada from Bohol. Magtuturo po ako sa inyo ngayon kung paano magawa ng pattern sa balloon skirt at kung paano ito tatahiin. Tayo na, samahan niyo po ako! So, eto na yung Manila paper, isang piraso Manila paper. Tutupiin lang natin to ng dalawang beses. Isa, tapos dalawa. Diyan. Yung waistline na kinuha natin sa bata is 26. So, yun, divided by 4. So, ang kalalabasan nun is 6.5 inches. Gumagamit ako ng inches. Ayaw ko kasi sa centimeter. Ang nakasanayan ko na is inches. So, 6.5 inches. Dito natin yan ilalagay. Dito, yung 6.5 inches para sa waistline. So, paikot natin siya for equal. For equal talaga. Dahan-dahan lang para pantay-pantay siya. Ayan. Dapat pantay-pantay lang yung ano ha. So, eto na yon ang waistline natin na 26. Saka na tayo maglagay ng allowance pag nasa tela na tayo. Cut muna natin ha. So, ito yung waistline niya. Ito yung waistline niya. Ika-cut na natin. So, dyan. Tapos, kukuha naman tayo ng length. Sa paggawa pala ng balloon skirt, dalawa lang ang measurement na kailangan natin. Yung waistline at saka yung length na gusto. Length na gusto niyang dapat gamitin natin. Yung length na gusto niya is 13 inches. Dahan-dahan lang. Ha? Paikot din. Parang equal lang. Talagang, ano lang, masanay na kayo pag dahan-dahan niyo lang, ano, nilagay yung 13 inches. Tapos yan. Dahan-dahan lang. Alright. 13. Huwag kayong lalagpas dyan ha. Hindi pwede yan. Dapat talaga dyan lang. Estimated nyo lang yan na dyan talaga kayo kukuha hanggang sa matapos kayo dito sa dulo. 13 inches. So, ito na. 13 inches. Yan. 13 inches na yan. Tapos, kakat na natin. Ayun kasi maglagay ng allowance pa dito. Doon ako sa tela, maglagay ng allowance. Madali lang ang balloon skirt. Tapos, kung gusto niyo, maging creative kayo sa paggawa. Lagyan niyo ba kung ano-ano. So, eto na siya. Tingnan niyo. Eto na yung waistline. Eto yung banda sa waistline. At eto yung length. So, mag-transfer na tayo. Ito yung position niya ha, sa pagta-transfer. Dito lang. Diyan lang. Dalawang pin lang. Dahan-dahan lang ha. Tapos, ito na. Dito na part, maglagay na tayo ng, kahit sa akin lang, gusto ko, 1/4, ano lang eh. 1/4 inch lang. Baguhan. Talagay niyo ng mark
to. Magagamit nyo to pag gusto nyo na naman gumawa ng isa pang skirt. Tapos, maglagay na kayo ng ano dyan. Kung gusto nyo mga accessories na lalagay nyo, maging creative kayo. Pag play, lagyan nyo na ba ng mga ribbon dyan. Saka, eto na oh. Para sa zipper natin, dito natin ilalagay ito. Dito natin, dito tayo magka-cut para sa zipper natin. Ito na, yung balloon skirt. Ikot natin to, lahat zigzag natin para maging malinis ang tinahi natin. So, eto na. Tapos na tayong mag-zigzag. Ibaliktad natin ito. Tapos, anuin natin dito na part. Ito na part. Talagang pantay ito sa pagka. Pantay siya. Dyan. Kasi, maglagay tayo dyan ng zipper. Tapos, hanggang dito sa dulo. Talagang pantay siya. Tapos, maglagay tayo ng zipper. Bali, kung sa bata lang, 6 inches or ano lang yung distance niya hanggang dito, paglalagyan natin ng zipper, okay lang yan. Pero yung mga malalaki na, mag ano na tayo ng 7 inches na allowance. Sa mga bata, okay lang yung 5 at saka 6 inches lang dito. Ito na yun. Ito na siya. Dito tayo sa taas maglagay ng zipper. Ito yung naging allowance niya na 1 inch. Ganito paglagay pala ng zipper. Ganyan yun. Ganyan. Ganyan siya. Nakapatong siya sa cloth. Saka, alamin niyo yung 1 inch na allowance niyo ha. Ito yung allowance niyo dito sa likod. So, tinupi natin yan. Yung pagkalagay dito, parang i-overlap na natin ng konting-konti lang. Konting-konti na hindi makikita yung zipper. Para maganda siya. Zipper na. Diyan na. Dito naman tayo sa dulo. Kaya ako nag-zigzag lang kasi tupiin ko lang to ng kung ano lang yung nilagay ko na ano, yung allowance, yun lang. Yung 1/4 inch lang, yun lang ang allowance ko. So, tapos na yung ginawa natin dun sa baba na portion. Ito, tapos na. So, ito na siya. May zipper na tayo. Tapos sa baba, malinis na. Oh, 1/4 lang yung ano niya, yung allowance niya. Para maganda talaga yung
maglagay na tayo ng waste pan dito. Yung pangpatigas para mas maganda siya na ano natin, maganda yung resulta. Ito yung ginawa ko na waste line niya, yung waistband. Tapos nilagyan ko ng pilon siya. Ito yung nilalagay dito sa waist para matigas siya, yung pilon. Ang measurement dito na ginawa ko is ano lang, 3.5 inches. Tapos yung pilon na ginawa ko rin is 1 1/4. So ito yung pagkalagay niya. Tatahiin natin yan. Lalagyan lang natin yan ng mark. Kasi dyan ang palatandaan pag ano na, kinonect na to sa saya natin sa taas. So, eto na yon. Tapos, ilalagay natin ito sa bandang itaas. Para ito yung maging waistband niya. Dapat tahiin natin ito, etong dalawa. So, tapos na tayo. Dapat pala, dapat kung ano yung distance dito sa kabila, eto yung, at saka eto din, magkapareho yan. Pareho-pareho yung distance niya. Diba? Eto na siya. Tapos, tabiin natin yan. Lagyan natin ng kahit 1 inch na allowance lang dito. Para nag-overlap yung ano natin, lalagyan na ng hook and eye.